So bago natin simulan yung vlog na to about sa pagkakabit ng odometer or gauge na ilalagay natin to sa copy razor, una natin kailangan is tester para malaman natin kung saan naka-designate yung mga wire na ikakabit natin. So unang kailangan natin is ito sa tester, yung winker socket tsaka winker bulb. So yan. Tapos ito, spoke. Kailangan kasi natin ng pantusok na bakal, or pwede rin naman na ano, kasi mas maganda rin kapag bakal. Pero ito, yung dulo nito, patutulisin pa natin. Regal tape, then wire. Yan lang. Yan lang yung mga kailangan natin. Gawa muna tayo ng tester. Then let's go! Okay na, napatulis ko na siya. Hindi siya ganun katulis, pero pwede na yan. So ngayon, una na ang ating gagawin is tanggalin yung isang wire. Hatiin na lang natin. So ngayon naman, ito, ididikit na natin siya dito. Ipulupit na lang natin ito dito. Importante lang, yung punso is kumapit dito sa bako. Then saka natin tatadda rin ng electrical tape. So ngayon, ito na yung motor natin. So, una lang muna natin gagawin isa tatanggal. Ito yung stock kasi na ulo ng GD. So, yun talaga, ito yung pinaka-stock na. Medyo madungis lang yung ating motor. So, unang natin gagawin muna is babaklasin lang muna natin itong headlight. Na natanggal na natin, hahanapin mo lang muna una yung wire nung stock mo. So sa akin kasi tinanggal ko na siya noon kasi hindi nga bagay dun sa motor. Tinanggal ko yun na malaki dan dito sa may ibabaw na to. So ngayon pinalitan ko siya, bigay ng tropa na mas maliit yung gauge. So ngayon hanapin lang natin yung wire, itong blue na to. Yan. So gamit yung ano natin, tester natin. So yung tester natin, alamin kung asan yung positive. The same time, yung wire din ng ating gauge. Ito naman yung wire ng gauge. So binaklas ko na kasi to. So ito na itsura niya. Ngayon, nahanapin lang muna natin kung saan dito sa mga to yung live o yung buhay na may kuryente, kasi para mapailaw yung speedometer. Yung tester natin, yung dulo niya, hanapin mo lang siya ng ground. So kahit sa ang body ng motor natin, active ground na yan. So okay na yan. Ngayon, so wire ng ating motor, hanapin lang, sugatan lang natin, wag natin puputulin, no. So sugatan lang natin yung wire para lang mahanap. Pero kung may tester ka, malalaman mo dito. Ito yung iilaw. Magpapailaw dun sa tester natin para malaman natin kung saan yung live. So yan, umiilaw. So ibig sabihin itong orange yan para makita niyo. Pero ito kasi nasugatan na namin ito una pa lang. So yan. Ngayon, para malaman naman natin, para umilaw ito, tinanong battery muna. Para alam lang natin kung ano dito yung, kasi apat yung wire nito eh. So para alam lang natin kung saan yung negative dyan. So, yan, wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan o, umilaw na yung gauge. So umilaw na yung gauge. So dahil umilaw na yung gauge, alam na natin na itong black siya yung positive, itong si green yung negative. So dito din, sa wire ng ano natin, ng motor natin, meron din dito negative. So ang negative dyan is itong black. I-wire na muna natin siya, then tignan natin kung magiging okay. So ngayon, dahil na okay na yung negative positive, tignan natin kapag in-open natin is bubukas itong gauge. Bumukas siya. So kung makikita natin, ang unang meron dito, para malaman lang natin kung ano yung mga kasama dun sa gauge, kasi apat yung wire eh. So ang unang gauge is itong tawag dito, RPM. Tapos yun sa may baban to, fuel, para makita kung gaano kataas. Pero since dahil wala itong motor natin na pang fuel, dahil wala namang floater na mag-i-indicate ng fuel niya, so iba-bypass natin yung isa. So eto yon yung color white. Yan, ito yung color white na yan. So ngayon, marami na nagtatanong nito, saan kinakabit yung RPM, yung para pumalo yung RPM. So eto,
Papakita ko sa inyo kung saan namin kinabit. Dito tayo sa may ibabang part. So pasensya nyo na yung motor natin, di pa natin nalinisan. So saan nga ba kinabit yung wire? So dati kasi meron na kami kinabit dito, tinanggal lang ulit gawa ng, di ba nga, nagpintura tayo ng body. So i-upload ko na lang yun sa kasunod siguro nito or mga susunod na. So saan nga ba kinabit? So dito kinabit. Ito na yung wire, naka-ready na siya. Ay, hindi kita pala dito. Nandito kasi sa pinakailalim. Tama, hindi nga kita. So kinabit namin siya, sabi ko na lang, sa ignition coil. So ito, ano yung ignition coil? Ito, di ba nakikita nyo to? Yan. Hanapin nyo yung karugtong nito. Wait, hanap akong sample. Papakita ko sa inyo kasi hindi makita dito eh. Kasi baklusin pa natin yung tangkay, di ba? Yan. Ito yung ignition coil. Ito kasi pang, ano to? Pang Mio. Pang Mio tong ignition coil na to. So, yung sa wire harness, yung kinakabitan nito, ito. Yung kinakabitan niyan sa wire harness, doon nyo lang, itatap nyo lang, papunta doon sa gauge. Kasi ito hindi lang siya kita. Pero andun siya sa may pinakaloob doon. So, yun. Nandun siya. So, yun. Ililink nyo lang siya para lang gumana yung RPM nyo. Para pag nag-rev kayo, so aangat nga ganun ng gaganan yung sa may RPM. So yun, start na natin i-connect lahat. Let's go! Pakita natin siya, lahat ng wiring sa tatlo. So ito yung sa gauge. So kung meron kayong fuel gauge, yung mismong tangke nyo, okay to, mas better. So yan, subukan na natin kung mapapa-under na natin. Underin talaga natin. Sipaan lang natin. So yun, umangat ka agad siya. So tingnan natin. Teka lang. So yan. So umaunder na. Okay na. So hahanapan nyo na lang ng pwesto yung magiging fuel gauge nyo. Yung sa akin kasi dati nakalagay ito sa ilalim banda. Dito sa may ilalim nito. Hindi naman dito. Kaso nga lang kasi tumatama siya dito. Parang naglulus tong yung susian natin, naglulus. O diba? Suzuki motor pero yung susian Honda. Susunod naman natin, dahil biglang dumating yung ating taillight, dahil wala akong taillight, pakita ko lang yung taillight. Ito na yung ating taillight dumating na nagpabili tayo. So yan, ito yung may kasama na yata tong winker. Ito yung maliliit na LED na to. Ito na yung mga winker. So itatest lang muna natin kung gumagana lahat. So ang hindi gumagana yung green, yung right, kasi ito yung left eh. Diba? Kita ba? Ako sa bagay, meron na rin naman akong signal light eh. So okay na siya. So papakita ko lang din siguro kung paano to i-install din. Basic lang naman to. Para lang may idea tayo kung gaano kaganda, diba? Kapag ito yung nilagay natin. Kasi since wala tayong malagyan ng brake light, ang kailangan lang natin is yung ganito lang. Yung may 3M. Pero kahit naka 3M siya, yung ididikit mo na lang, mas magandang safety na rin. I-strap na rin natin ng color block. So yun, let's go! Yan. Dito na lang natin ilalagay ito mamaya. Yan. Ba, ayun, may signal light naman na tayo eh. Ito nga pala yung ginawa ko. So, yung sa upuan kasi, ito lang hindi ko naisama dun sa vlog na nauna ko napanood nyo. Ayan, ito na yung pinaka-bracket ng upuan. Ayan, ito na siya sa ilalim. Pero pag malayo naman, hindi naman siya ganong kita. Then, naggawa kami ng, gumamit kami ng flat bar. Then saka namin nilagyan ng lagayan ng battery para malinis na yung gitna. So kung makikita nyo, yan. So kung makikita natin, wala na yung mga wire dyan. At tinago na natin lahat sa ilalim. So yan, regulator. Yung CDI kasi neto nasa ilalim na eh. So regulator na lang yung tinago natin. Tsaka yung ibang mga wire. So yan, pero pag ganyan, so hindi siya kita, di ba? Ayan, so hindi siya kita. So yung battery natin. So yan, medyo madungis lang. Gawa nung nag-uulan itong mga nakaraan. So yan, so hanapin lang muna natin yung wiring nung pagkakabitan natin. Then start na natin.
go. So, ito yung mga switch nung mga ilaw sa likod. Yan. So, ito na yung sa left. So, yung kabila naman is yung sa right. So, ito yung tatlong pin na nakikita ko nung binuklas ko yung stack. Dito nakakabit. So, para hindi ko tutulin yung stack, ang ginawa ko na lang is nagtap ako dito. Ayan, pag magpepreno. So, ayan. So, para yan dun sa kulay po lang wire. Ang hinahanap ko ngayon is yung para dun sa, ay eto. So, eto naman yung para dun sa pag bukas yung headlight, tsaka yung park light. So, eto yon, then stop. So, ang stop naman is yung isa, color yellow. Winiringan ko na kasi dati ito. Isang kinabit kong taillight is yung pang G7S, pang classic. So, medyo classic kasi nagandahan ako. So, kinabit ko. Pero yun nga, ginawa natin copy racer. So, bagong style na naman ulit. So, yan lang ang hira pag mga boy kalikot. Ito lang natin itong wire dito sa taas. Itong, yan. So, ito. Itutong lang natin sa mga wire dito sa baba. So, let's go! So, disclaimer lang uli ah. Hindi tayo professional. So, tinuturo ko lang to para dun sa mga gustong sila na yung gumawa para sa motor nila. Pero mas maganda rin kasi kapag i-check nyo rin yung mga electrician nyo or sa mga motor shop na mga mekaniko, yan, pa-check nyo pa rin kasi mas maganda yung nakikita nila or sila yung gumagawa ng mga wiring. Pero ito lang naman sa mga gusto na na makatipid din siguro. Magkaroon ng, alam mo yun, maging mas kilala mo yung motor mo na alam mo kung ano yung mga kinabit mo, ano yung ginalaw mo. So lahat yan, kung gusto mo ikaw ang nakakaalam, well, okay sa'yo to, okay sa'yo itong mga video natin. Pero yun nga, hindi po ako professional, nag-o-observe lang din naman ako, then hilig na rin siguro, kasi kung hindi naman hilig, di naman natin mabubuyo isang buong motor na ganda, di ba, na ma-setup natin, di ba? So yun, sa mga kapwa ako na mga mahilig sa copy racer, yan. Syempre yung mga style na ganito is ito yung karamihan gumagawa ng mga nagwa-wiring ng ganito. Yan. So sa mga nagtatanong din, kasi may nagtanong sa akin na isang nag-subscribe, nare-registro daw ba yung gantong motor, coffee racer. So ang sabi ko lang doon is kapag ka hindi fully modified, kasi hindi ko rin sigurado kapag ka fully modified, kunwari yung Fury ginawa mong coffee racer style na may tanke na sa gitna na malaki ganun, so yun na yung mga hindi ko alam kung nare-registro sila. So better na yung mga nag-modified ng ganun, ask nyo yung question sa kanila kasi di natin alam, di ba? Since iba na kagaya ko na hindi naman masyado yung ginawa dun sa motor, basta ang importante lang kasi merong tail light, may signal light, may headlight, yun ang siguradong maire-rehistro yung motor. Sa fully modified kasi wala tayong idea at wala rin naman wala pang nagpo-post sa Facebook kung na-rehistro nila yung mga ganung klase. So malay nyo, mayroong makapanood nito na may idea, share nyo naman para lahat may idea rin about sa mga coffee racer, diba? So eto, winawiringan ko na lang natin, itatak ko lahat to at sa ilalim. So yung iba ibang nakakita nung motor natin, gusto nila yung merong parang grill, may grill yata sa gilid. Well, ako kasi mas parang feel ko yung ganito, yung medyo hubad yung gilid. Ano na?
parang mas naastigan ako sa itsura. Sa itsura nung ganun. So yun, ano lang yung gagawin natin, last natin. So kagaya nito, wiring, huwag nyo muna ipapasok yung negative. Huwag nyo muna isasalpak yung negative. Para hindi lang mag-trigger. Kasi baka mamaya naiwanan yung bukas yung switch ng kunwari ng headlight, so iilaw dito, so magkukos ng spark, mag-i-spark yan kapag nadikit sa negative. So laging ganun, iuhuli nyo yung pagkakabit ng pagkakabit ng mga live. Gaya nito, ito yung negative na ginawa ko, hindi ko siya kinakabit, so siya yung pang last. Once na naipak na natin lahat, na i-okay na natin lahat, then saka na natin siya bubuhayin. Ito na, naipasok na natin siya. So hindi ko muna siya tinak sa ilalim muna, kasi tetestingin natin. Kasi once, baka mamaya naisalpak na natin yan, naitak na natin siya, naitago na natin siya, then biglang may problema pala, diba? So i-open na natin yung motor natin, matigas. So yan, engage, gumagana pa rin. Then una muna is yung park light. Sa natin yung park light, tinara siya dito. So yan, umilaw siya. Yan, stig malakas. So pag preno, malakas simple mag-wiring. So ang work nito is parang nasa 700, I think. Tapos may pindutan siya sa ilalim na rin. Kung gusto mong palitan ng kulay, pindutin mo lang, long press mo lang ilalim, may button dyan. So yan, naging pink, orange. Sa video, orange eh. Pero dito sa parang brown. Yan, blue, green, red. Yan, balik uli sa blue. So yun yung mga kulay niya. Yung mga kulay niya. Then, idea nga uli pala about sa battery, kasi kakapalit ko lang ng battery ko. So yung battery, sa mga gustong maghiga ng battery, yan, kagaya ko, naghiga ako ng battery. So yan, huwag kayong bibili ng huwag kayong bibili, hindi tubig, kasi magkakaroon ng problema dun sa mismo battery. Parang, kasi yung butas niya, parang ngayon nandito sa may ilalim siyang banda, so ngayon, tatapon siya. So yun yung problema. So hanap kayo, no, ayan, kagaya nito, na sealed siya. So hindi siya tumatapon, wala namang masasa ilalim. Okay pa, okay naman siya. So yan, tapos na natin, nakabit na natin yung parts ng ating cafe racer. So yung headlight natin, nakabit na natin siya. Naitak na natin sa loob yung mga wire. Madungis lang talaga siya. Gauge, upuan natin, ibalik na natin siya uli. Then ito na itsura niya. Di ba? Sakto siya dun sa... Sakto siya, ay! Sa, ayan, sakto siya dun sa sa bend. Ito, medyo kita lang. Kasi dito nakaharap yung yung parang pinaka-cover niya. So, dito lang siya kita. Pero dun sa kabilang side, malinis na siya. So, di ba? Malinis tignan lang. Prefer ko kasi yung ganyan lang. So, yun guys. Sana nagustuhan niyo yung video ko. At sana may naitulong ako kahit yung konting kaalaman ko about sa pag-wiring, pag-i-install, nakatulong na malaki sa inyo. So, about dito sa tail light and about dun sa gauge. So, yun. So, kung may mga idea pa kayo, suggestions na gusto nyo maging setup ng cafe racer, or sir, dagdagan mo naman ng ganito or ganyan, di ba? Maybe, di ba? Pagsama-samahin natin yung mga vlog na yan, or kung gusto nyo briefly pa nung kung anong sukat ng gulong, kung sumasahid ba. So, susundo lang siya. So, sana subscribe na rin kayo para madagdagan tayo. So salamat sa lahat ng nanood ng aking video. Like, share, comment. Active naman ako sa comment. Kung may mga tanong kayo, kahit basta alam natin, sasagutin ko yan. Kasi active naman tayo lagi sa YouTube. So yeah, salamat guys. Peace.